Ginger Beer smell. Malaki itong river na ito. Ayan yun o. Yung ginawa na nilang 6 lanes ito. Kasi dito noon unsad pagong ang mga sasakyan dito. The traffic bottleneck here is very heavy. That is why they have to make the 2-lane highway into 6. Yan yung sa unahan yung makikita nating pinalapad din na tulay. Oh. Puntahan natin. If you can see a road sign like this, that means not far away is a bridge. That is the load limit. 17 tons, 27 tons, 38 tons. That is the bridge that I'm talking about. Hindi siya masyadong mahaba, pero this used to be just a 2-lane highway and 1 bridge. So they have built another bridge to go with the 6-lane highway. So 2 bridges now are being used currently in this highway going to Ulas. Yan yung Talumo River, dugtong doon sa may bangkal area. At ito yung sinasabi nating tulay na lulusutan nung ginagawa doon ngayon na revetment. Ito yon. Doon sa unahan yung planta ng Coca-Cola. At itong mga tubo na yan, yan yung mga malalaking tubo kung saan dumadaan yung tubig natin galing sa ating mga aquifer natin that are being distributed by the Davao City Water District. Dito yan siya. Dito tumatawid sa Talumo River. This is what we are talking about. The Davao Coca-Cola plant near the bridge. Ayan o. Ayan yung mga malalaking truck na mga distributor nila. May kaibahan din kunti yung design ng kanyang piers sa tulay na ito. Pero matibay siya, apat din ang kanyang puste. Oh. Saka malalaki yung kanyang transom. Girder Bridge Palencia, 2 lanes. At saka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampo ang kanyang girders. Ayan. Sampo ang girders niya. 4 ang kanyang poste. At saka bali 1-2 span lang siya. Mga 40 meters ang isa. Yung isa mga 10 meters. So yung estimate natin kanina na mga 40 meters lang ang tulay, aabot siya ng mga 50 meters eh, kasama na yung road approach. At nandito tayo sa lugar na ito. Ito yung mga sinasabi natin mga tributaries ng Davao River. Yung mga malalaking river din dito sa may, ito ang karugtong nito, ang Talumo River. So tawag na rin sa kanya ay Talumo River. Maraming ginagawang development ngayon dito.
At ito nga ang pupuntahan natin. Ito yung mas malaking revetment project na ginagawa dito sa Talumo River. Malaki ito compared sa mga ibang revetment project. Kasi ito, sa nakita natin kanina, ay nagkakahalaga ng mga mahigit 63 million pesos ang budget nito. So ito, yan, makita mo kung gaano kahaba. Tuloy-tuloy ang daloy ng tubig na yan sa mahabang Talumo River na ito. At so mahaba rin ang kanyang revetment project, yung slope protection niya. Kasi may malaking mga plano siguro dito for infrastructure and also mga paggawa ng mga building dito. Itong lugar na ito, baka uusbong din dito ang mga naglalakihang building eh. Hindi yan imposible kasi malakas ang pagtubo. We have a very fast and strong development in Davao City. Ito yung sinasabi kong gulay na kahit saan tumutubo. Yung gulay ng mga Ilocano sa Luyot. Di ba pare? Pare, unsay, may buntag pare. Unsay himuon aning kuana dari? Himuon ning kalsada dari pod? Himuon kalsada dari. Niya asa man ni lusot? Lasar, wag pa lang asa ni lusot. Aloga dito. Ah, so giuna na nila ang revetment. Oo, natapos na. Tagapag rubbles. Oo. May rubbles pa na siya diya? Oo, sir. Ah, di ay. Lamat pare. So, this will be a new road opening. Then, what they are doing first is the slope protection, which is the revetment. Kaya mahaba nga siya eh. Balikan natin yung kwan sa Luyot. Ito nga yung ano eh, kahit saan, ito, dito pati ako namamangha sa Luyot eh. Kasi this vegetable is very potent. There's some minerals and vitamins in it. Yung mga hapon namamangha nga dito eh, pag namamasyal sila, nakakakita sila ng mga ganito sa mga highway, sa mga daan. Kasi sa kanila, umaabot itong saluyot, mahal at saka in powder form na. Samantalang dito sa atin, prisko, at saka kung saan lang siya tumutubo. Oh. Ang sarap kasi ng saluyot dahil malapot siya. Yan ang masarap sa kanya, malapot siya. Ibig sabihin, it means that the stickiness of saluyot in the soap means that this gulay, this vegetable is very potent. It has many minerals and vitamins in it. Saka kung kahit saan lang siya tumutubo na hindi naman tinatanim. That's one of the bounties of nature. Plants are growing without no one planting it. Ito, kita mo yung greeneries dito sa mga bulubundoking bahagi dito. Ayan siya. Balay dere bay. Dagana no? Dagana ang balay ba? Marami na palang bahay dito kahit nasa loob. Hindi mo lang makikita dahil natatabunan siya ng mga maraming puno. Ayan o, mayroon na palang community dito. Ang dami ng mga bahay pala dito. Kaya lang tago siya o. Natatabunan ng mga malalaking acacia tree. Yung mga puno na acacia. Yan, maya-maya lang pag wala kang titulo sa lupa.
Yun pala, mayroong nagmamayari sa lupa. Yun. Ya, maya lang. Relocation ng relocation. Tanggal na naman. Saan-saan. Yun ang isa sa mga pinakamalaking problema sa Davao City. Kahit saan. Yung mga squatter, I mean, they don't want to be called squatter eh. Mga, they would rather be called informal settlers. Kasi nga daw, bakit tatawagin silang squatter eh, nasa sariling, mga Pilipino sila, nasa sariling bayan. Kaya hindi dapat daw tawagin squatter, hindi mga informal settlers. That's how communities, cities, and nations started eh. Settlers, sa mga settlers nag-uumpisa eh. Kaya ang tawag sa kanila, mga informal settlers. Dinugtungan lang ng informal kasi nga yung mga lupa kung saan nakatayo yung mga bahay nila ay walang titulo.